Problema nyo rin ba yung lagi nyong hinahanap yung cards nyo sa kotse? Gaya ng RFID. Yung auto sweep, easy trip, yung mga ganyan. Minsan kung kailan kailangan, eh, hindi mo naman alam kung saan mo nailagay. Hindi mo makita-kita. Ito ang solusyon dyan. Nakita ko lang din ito sa isa sa mga budulerang vlogger. Sabi ko, aba, eh meron pala nito. Kaya agad-agad ko nang chinek out. Ayan nga, dumating na. Ayaw ko din kasi na makalat sa kotse. Mas maganda kasing tingnan kung organized pati yung kaliit-liitang bagay. May apat na slots pala ito ng cards. May pandikit na rin siya sa likod, kaya easy to install. Dito ko idinikit sa sun visor at perfect na perfect siya dyan. O, diba, organized siya at hindi ka na mahihirapang maghanap ng card kung anumang card ang kailangan mong hanapin dyan. Easy to access, kumbaga. Kung gusto nyo rin, yung link nasa description below, ha? Nakakita nga pala ako ng murang mabibilhan ng mga vitamins sa Shopee. Mas mura dito kumpara sa drugstore. Isa sa mga pinagkakagastusan kong bilhin ay ang vitamins naming mag-iina. Ika nga ay health is wealth kumbaga, kaya napaka-importante na meron tayong vitamins na tinitake araw-araw. Bumili ako ng 2 boxes ng Immune Tab Ascorbic Acid with zinc na po ito. 100 capsules ang laman ng isang box, 2 boxes ng multivitamins Consace at tig 100 capsules kada box. Ascorbic Acid with zinc para naman kay Dion. Isang box lang ang binil ko dahil meron pang isang box dito sa bahay. 2 bottles ng ferrosulfate dahil palagi kaming puyat. Tig 100 tablets na rin yan. At itong buy one take one na 40D, 100 capsules na rin. Importante sa atin ang vitamin D. May labs lalo na yung mga hindi naaarawan. So sa mga gustong makamura na legit na vitamins, nasa description po yung link. Tapos eto, meron ako ditong perfume na pang ano lang, pang travel size. Tapos meron ako ditong, ayan, Hattie. Hati na bubblegum. Maganda to, my loves. Yung ilalagay mo dito. Ang ganda nito. Ang madalas kong ginagamit yung color red. And eto naman, may ang ganda nito, my loves. Poop Ninja Toilet Spray. Ayan. Siyempre, pagka magpupupo tayo, tapos, siyempre, paglalabas ka, nakakahiya, diba? So, eto ang bango nito. Kasi ang smell nito, eh, ang amoy nito is fresh bamboo. So, pagkatapos mo magpupo, spray mo lang. Ay, ang bango. As in, parang hindi ka nag-poop. Kasi syempre, nakakahiya dun sa mga susunod na, ano, diba? Susunod na gagamit ng toilet. Kaya, ayan. Kailangan may ganito ako. Tapos, meron tayo ditong comb from Nu Skin. Ayan. And, lastly, meron tayong salamin. Mirror. Mirror, mirror on the wall. Ayan. May pasalamin tayo. Just in case lang. So, ayan, my loves. O, diba? Ang dami niyang laman. Hindi mo aakalain na, ay, ang dami-daming laman. O, dito naman tayo sa kabila. Sorry, naaalog eh. Naaalog ko. Ayan. Sa kabila naman, ay meron tayong pa wallet. Ang wallet ko, pang lalaki. Kasi gusto, naghahanap ako. Actually, bili din ako ng bili ng wallet. Tapos, ano, wala. Inilalagay ko lang. Tinatamba ko lang. Kasi, eto, meron akong ganito. Kasi, pag nagla-live ako, FB live ako. Ito yung inilalagay ko. Humihiram ako ng mic stand talaga. Tapos, separate talaga siya na nakaganyan. Tapos, meron akong ano. Kasi, ang pangit kung ilalagay ko yung aking phone or, yeah, kung aking phone sa, ano, sa lyric stand. Ang pangit, di ba, minsan pagka pag yung ibang mga singers nagla-live, minsan ang kita lang yung butas ng ilong. Alam mo yon. So, iba yung may ganito ka para mapapantay mo o maaayos mo yung itsura mo. Maganda kang tingnan, maganda kang panoorin, 'di ba? Yung iba kasi nagla-live na basta-basta na lang kung saan ipinapatong yung kanilang cellphone. Ako, shout out sa mga singers diyan, 'di ba? Bili kayo ng ganito para maganda naman yung ating ano pag nagla-live tayo, 'di ba? Maganda yung ating how you call it, yung ano nila sa atin, 'di ba? Yung minsan kasi nakaganon tapos makikita mo yung cellphone na kaganoon lang, yung nandito lang. I said, so yung butas ng ilong lang yung nakikita. Alam niyo yun? Minsan kasi nagaganoon din ako dati. Pero nung ano ko to, sabi ko, ay, mas maganda talaga. Meron kang phone holder. Ayan. Mura lang to sa Shopee. As in, mura lang. Talagang perfect. Ito yung isa sa mga favorite ko na pabango. Ito yung Perfume Dessert London Whimsy. Ang bango nito. Sobrang bango nito. Kaamoy niya yung Encanto yata. Encanto Shine ang kaamoy niyan. Ang bango. Nakakailan na ako nito. Ang dami ko actually binili na Perfume Dessert
napabango nga. Tapos yung iba nga is pinampamasko ko, parang ganun. Ang dami, as in ang dami. So, i-flex ko nga pala itong rice cooker na nabili ko sa Shopee. Hindi ito yung ordinaryong rice cooker, my loves. Low sugar rice cooker ang tawag dito. Bagay ito sa mga may diabetes. Alam naman natin kasi na mataas ang sugar ng kanin. Yung mga hindi kaya mag-low carb dyan, kahit pa paano mababawasan ng konti yung carbs, diba? Hindi man ako kumakain ng kanin dito, pero syempre, itong mga kasama ko sa bahay ay kumakain ng rice. Lalo na si Ate Yoli kasi sa kanya kanin is life. Anyway, pwede mo nga rin palang lutuan ito ng ordinaryong kanin lamang. Pero kami syempre, ang ginagawa namin is yung low sugar rice, kaya ako nga ito binili, diba? Syunga-syunga. So ayan, madali lang niyang gamitin at madali lang ding magluto ng rice. Ang maganda rin dito sa rice cooker na ito, English ang nakasulat. Hindi nangangain ng tanga, my loves. And then after ilang minuto lang, ayan, luto na ang iyong low sugar rice. Oh ayan, Ate Yoli, kain na, luto na ang iyong kanin. Nabudol na naman nga ako ni Shopee. Tara't i-unbox natin itong dumating na parcel ngayon. Lagi kasi ako nagigising sa tanghali pag nakakaramdam na ako ng init. Sus, daig pa ang nasa oven sa init. Hindi kasi ako nagbubukas ang aircon sa room ko dahil nagtitipid nga ang lola ninyo. Tatlo kasi ang aircon dito sa bahay at hinahayaan ko na lang na yung dalawang anak ko ang naka-aircon. Ako ang tagabayad pero ako ang nagtitiis sa init. Ganyan talaga kapag nanay ka na at ikaw ang tagabayad ng kuryente. Mas gugustuhin mo pang ikaw ang mainitan kaysa sa iyong mga anak. Kaya kapag tumatanghali, kusa ako nagigising sa sobrang init at doon na nga lang ako nagbubukas ang aircon pero sandali nga lamang. Saka ako babangon para i-off naman yung aking electric fan. Kaya ang system ay hirapan na akong bumalik sa tulog. Kaya napabili tuloy ako nitong remote control na electric fan. Ang aesthetic ng datingan nito, my loves, medyo nahirapan nga lang akong i-assemble ito dahil doon sa pinaka-base niya. Chinat ko pa si seller kung paano ito i-assemble at ayan na nga, nabuo na rin sa wakas. In fairness, malakas ang hangin niya. Di hindi ko na kailangan bumangon para lamang i-off ang fan. Problem solved. Malakas ang hangin. Oo. May timer din pala po ito. Kung gusto niyo rin pong bumili, link in bio. Another Shopee budol na naman. May dumating na parcel today. Samahan niyo akong i-unbox ito dahil nga sa napakainit talaga ng panahon ngayon. Alam kong very useful itong in-order ko kaya ura-urada ko na kaagad itong chineck out. At in fairness, ang bilis dumating nito. 2 days pa lang yata ay nandito na kaagad. Kaya ayan, i-unbox na natin. LED ceiling fan light nga pala itong binili ko. At may fan na nga siyang kasama. 30 watts na nga pala ito at marami itong color. May white, may gold, may pink, may gray at may brown. Ikaw na ang mamili pero itong aking binili ay color white. At ang kagandahan nga nito, my loves, ay very easy to install ito. Hindi ka na mahihirapang ikabit dahil mismong kakabit mo yan sa ilaw. Tapos ayan ay may kasamang ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero yan, ganyan siya. Kakabit mo na lang siya doon sa pinakataas na lalagyanan ng ilaw. Dito kasi sa bahay, hindi nabubuksan ang bintana. Kaya walang hangin na pumapasok. Kaya the best talaga itong nabili ko na ceiling fan light. Dalawa nga pala itong in-order ko kasi ilalagay ko dito sa aming kusina. At ang isa naman ay dito sa CR sa baba. Alam nyo na kapag naglalabas tayo ng sama ng loob na ko masyadong mainit. Baka naman ikaw ay himatayin sa sobrang init kaya ito mas maganda talaga na may ganitong klaseng ceiling fan. At in fairness, ang lakas ng ilaw niya. Wala nga pala itong remote control. Bali yung switch na lang ang ipagko-control mo para doon sa light at yung sa fan. Ayan, tuwan-tuwa si Ate Yoli ng mga panahon na kasi yan. Kasi meron na daw siyang hangin sa wakas. At ikinabit ko na nga itong isa sa CR. Ayan, at chineck ko na rin kung okay ba at okay naman. Oh! Hallelujah! So pag umi-ebs ka, di ba, minsan sobrang init, kaya kailangan natin na kahit pa paano may hangin na dumadaloy dyan. Ang ganda talaga nito, kung gusto niyo rin, nasa baba ang link.